Hey guys! Good afternoon! Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Rica, and again, kung bago ka lang sa aking small house, sana'y mag-like at mag-subscribe ka para naman maging updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, dito i-share ko sa inyo yung aking Schengen journey, tapos yung pag-a-apply ng visas, and since tomorrow na yung aking flight going to Amsterdam, I'm so excited. Kaya after kong magpagawa ng nails dun sa salon, hapon naman na, alas 5 na, kaya sabi ko ay mag-prepare na ako ng mga dadalhin ko. Para bukas ay, as in, wala na akong iisipin mga kaibigan. Bibit-bitin ko na lang lahat ng gamit ko, ay maghahanap ako ng taxi dyan sa baba, at pupunta na ako ng NAIA. So, bahala na ako na maaga ako doon, kahit 9 or 10 hours, basta mauna ako sa pila, kasi gusto ko ariglado na lahat. And ito ay i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko before itong araw na to, okay? Naging busy kasi ako mga kaibigan, gawa nga ng dami ko rin inaasikaso, yung pagbablog ko para marami tayong pera sa pagta-travel sa Europe. So, ayun, hindi na ako nakapagpalit pala ng euro kasi dito sa Manila ay wala akong makita na money changer. And doon naman sa probinsya namin, meron sana, kaya lang nung time na nagtanong ako, is wala daw silang available na euro. So, ganito na lang gagawin ko. Peso yung dadalhin ko para just in case lang guys, na kailangan kong bumili ng pagkain sa airport. Tapos, in case naman na magtanong si IO, sabihin ko din yung totoo na mga cards yung aking ginagamit sa lahat ng transaction. Yung grocery, tapos bills, iba't iba yung ano, ginagamit ko doon na cards. Itong cash na to ay ito lang yung pasiguro ko na pagkailangan nagutom ako dun sa airport. Pero, I bet hindi kasi parang kakabahan ka din, ano. So, yun. Isa pa naman sa prepare ko na gawin is maghanap ng mga pangmalamig na outfit na sana ay affordable and yung kaaya-aya naman siyang tingnan. Tapos, parang masasangga niya talaga yung lamig na nararanasan ng mga tao sa Europe. But unfortunately, guys, wala naman akong time na ano, maghanap-hanap sa mga yung mga bazaar, ganyan. Kasi malayo nga yung probinsya namin and 2 days lang naman ako dito sa hotel magstay. Kaya sa mall naman ay sobrang mamahal, tapos hindi naman ganun kaganda yung mga quality. Yung sobrang gaganda naman na ng mga kalidad ng mga tela at saka yung product is pang artista at pang bilyonaryo yung mga presyo. Kaya nakahanap ako ng ilan, kagaya nitong pants na to. Nabili ko siya ng 300. So, okay na to guys kasi ano naman eh. Ito oh, mga pwede na to sa lamig. So, bumili ako nito ng 4. Tapos, yung mga damit na alam kong makakasangga nga doon sa snow or frosty na weather doon sa Amsterdam. Tapos, isa pa yung sa prepare ko ngayon is yung pagbili ng envelope. Para ilalagay ko na lang doon yung mga lahat ng papeles, tapos yung mga proof of income, mga deed of sale, mga ganyan. Para just in case magtanong si IO, mga ticket, hotel reservation, mailalabas ko na lang. Yung bunot na lang ako ng bunot para hindi na ako magpapanik or hindi na ako mag-iisip na, ala, nasaan ba yun? So yun, meron na akong mga dalawang separate na folder. Tapos, bumili din ako ng bag para doon ko na lang din ilalagay yung aking mga abubot. And hindi na nga, para ba nga sana ay hindi na ako magpanic doon sa airport. At pati na rin yung aking laptop, yung mga gadget, ganyan. So, almost prepared na ako. At yun, nag-check ako doon sa, kasi Emirates yung pinagbukan ko ng ticket, is hindi naman na daw kailangan ng PCR test ba yun, yung sa COVID. Kaya, good to go na. Nakapag-check-in na ako kaninang umaga. Actually, mga kaibigan, dapat pala yung pag-check-in doon sa Emirates. Kasi first time ko magsakay sa Emirates is 3 days or 72 hours siya pwede. So, kanina, unti na lang yung seats na natitira doon sa may online. Kaya, well, no choice na ako. Medyo hindi magandang part yung aking nakuhang seat. Pero okay lang. Basta ko yung maka-alis at saka makapasa sa immigration. And isa pa sa aking prepare naman ay itong mga dadalhin kong mga abubot, yung dapat ay nandoon yung sa malaking maleta yung ibang gamit,
meron lang kayong pwedeng ilagay sa inyong hand carry. Hindi naman po ito yung first time na pag-travel ko, pero matagal kasi din akong hindi nakaalis ng bansa gawa nga ng pandemic. So, medyo nanginibago ako. Parang first time ako, mga kaibigan, kasi kalain niyo yung 3 years na naka-stuck ka lang sa bahay. And supposedly, dapat kasama yung aking anak, but so, kakantay namin ang passport niya, medyo nag-aberya, so hindi siya makakasama. Ayan, i-prepare ko na yun ngayon, and ito, makikita ninyo kung ano ba yung itsura ng aking room. So, diba, grabing kalat. Oh, ayun yung envelope na sinasabi ko sa inyo. And ito naman yung, maliit yung kwarto na nakuha ko ngayon, although kapares naman siya nung presyo nung nakuha kong hotel room, dito din sa hotel na to last time. So, ito yung ating, ang dami kong tubig. Oh, grabe. Ayan, kasi wala tayong meal sa hotel dahil sobrang mahal. And kaganda naman dito, kung dalawa kayong mag-check-in, is meron pa siyang isang bed dyan sa taas. So, kung may kasama kang lalaki, or kapatid mo, or pinsan, ganyan. Tapos, ito naman yung aking hand carry. So, by the way, hindi ko lang sure sa Emirates, pero noon kasi nung nagta-travel din ako mga bebe is, sabi nila, nakalagay sa ticket is 7 kg lang daw yung dapat laman ng hand carry. Pero, in my experience, nagiging 10 kg naman siya. Pinapayagan naman ng ibang airlines, kagaya ng Qatar Airways dati, tapos nung Etihad, kasi na-try ko na din yun. But yung sa Philippine Airlines, kasi one time nag-travel ako, hindi naman siya umabot ng mga, hindi naman siya lumagpas ng 7 kg. So, hindi ko alam sa Filipino Airlines, like yung Cebu Pacific, tapos yung Philippine Airlines nga. Ayun yung aking maleta. Grabing kalat to. So, medium size lang yan, mga kaibigan. Tapos, hindi rin nga rin yan masyadong puno. Kahit, yung nabook ko na ticket is 30 kg yung allowed niya. And, meron pa akong 7 kg na hand carry. And, meron ka pa dapat dalawang personal item. So, like, isang bag na yon. Okay, yung Dior na yun, fake. Okay, tapos, pwede ka pang magdala ng laptop bag. Yun yung experience ko dati. So, hindi ko lang alam ngayon. But, just in case na parang magsobra-sobra ako, meron akong paglalagyan na maliit na maleta. So, ito siya. Diba? And, yung aking kamalasan ay hininatnan ako today. So, ayan, mag-secure na ako ng ating pads para hindi na ako bibili-bili doon. So, anyway, aray, tumayo nga tayo. Na-prepare ko na pala yung aking isusuot dito. Ayan na, mga kaibigan. May cabinet naman dito. Ayan na. And ito yung isa pang bed sa taas. O, hindi nyo makita. O, diba? Pwede pa buksan natin yung ilaw. So, share ko lang sa inyo, mga babe, kasi para ano din kayo, magka-idea din kayo na ito yung ginagawa usually ng mga paalis na magta-tourist. So, after 13 days lang naman, kasi yun lang naman yung gagamitin ko sa binigay na visa sa akin, ay balik na ulit tayo ng Pilipinas, and may plan naman akong mag-travel going to Asian countries. So, siguro Singapore or Thailand or Hong Kong, pero gusto ko kasama na yung aking anak. So, yun guys, ayusin ko muna ito. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Ayun, nakasaya ako. Kasi wala, ayoko nang maglabas ng mga iba pang damit. Thank you and I hope you like and subscribe. Bye! Pakita ko sa inyo yung vlog natin sa Europe. Thank you po!